Blessed day po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon para ipakita po sa inyo, lalo na po sa mga beginners, kung paano gamitin ang Excel. Mamaya po, ituturo ko po sa inyo isa-isa ang purpose po ng kada icon na makikita nyo po dito sa Excel. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo yung iba't ibang parte ng Excel. Ito ang tinatawag na workbook. So, karaniwan, kapag nag-open kayo ng Excel, ang default file title name niyan is Book 1. And then, ang part naman na to, ang tawag dito ay ribbon. Ang ribbon ay hinahati sa iba't ibang klase ng tabs. Katulad ng file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, developer, at help. Itong ribbon na to, sa loob ng ribbon, hinahati siya sa iba't ibang grupo. Tulad ng makikita nyo sa home tab, meron siyang clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing, ideas, sensitivity. So, hindi lang po yan yung makikita nyo sa loob ng Excel. And then, yung part na ito, ang tawag po dito, simula po sa taas hanggang pababa, ay columns. So, itong columns na ito, nire-represent ito ng letter. Ng iba't ibang letter from A to Z. Yan. Then, ang rows naman ay ito, yung pahalang. So, yung rows, nire-represent ito ng number. Sa Excel, nagtatapos ang rows natin hanggang 1,048,576 na rows. Yan po. And then, sa part po na ito, ang tawag naman po dito ay worksheet navigation button. So, yan. Kung halimbawa po, gusto niyo po pong magdagdag ng data or kulang pa po yung cell na pag-inputan niyo po ng mga inputs, data or ano, pwede pa po kayo magdagdag ng additional pang worksheet. So, pwede po kayo magdagdag dito. So, yan po yung worksheet tab. So, yung status po ng Excel, makikita niyo po siya dito po sa lower left part po na yan. So, dyan nyo po makikita yung iba't ibang klase ng current mode ng Excel. So, minsan ang nakalagay dyan ay ready mode. Ang meaning ay nothing is being entered or edited on the spreadsheet. Ang sunod ay enter mode. Na this mode is when you are doing data entry. Just typing in the contents. So, ang lalabas po dyan ay enter mode. Then, edit mode, edit the contents of the current cell, double click on a cell within data in it, or click inside the formula bar for this mode. Then next, ang point mode, use when linking to cell addresses within a formula or from an Excel dialog window. Ang kabuuan po ng Excel na to, ang tawag po sa kanya ay workbook. So usually, kapag nag-open po kayo ng isang Excel file, ang file name po niya karaniwan ay Book 1. So, yun po yung pinaka-default title po niya. So, babalik po tayo ngayon sa ribbon. Umpisahan po muna natin sa Home tab. Isa-isahin po natin kung ano po purpose ng kada group po na meron po dito sa Home tab po na ito. So, mag-start po tayo sa clipboard. Ito po ang clipboard. So, dyan po makikita
yung cut, copy, and paste. So, ang clipboard po, ang nagsisilbing temporary storage place for pictures and data. So, halimbawa po, nag-copy po kayo ng isang data. So, ang nangyayari, si clipboard po yung nagsisilbing storage niya habang na-copy po yung data na yun. So, ang clipboard po, karaniwan po, ang kaya niya lang pong i-store na data is one item at a time. Formatting cells po, sa home top po, makikita na po natin lahat ng magagamit natin for pang-format po sa Excel. So, nag-i-start po yan simula sa font, sa alignment, hanggang dito sa number. So, sa font po, makikita nyo po dyan yung font, kung ano po yung gusto nyo pong gamitin style ng letters po, pwede nyo po siyang baguhin dito sa font. Yan, dito po siya. Ang next po is yung font size. Ito po siya. So, yung font size po, nakaset siya sa numbers. So, habang tumataas po yung numbers ng size na yan, mas lalong lumalaki yung size po ng letters po nyo na tinatype dun sa loob ng Excel. So, example po. Example, type ako dyan. So, pwede po kayo mamili kung anong size ang gusto nyo. Kung mapapansin nyo, yung font niya ay lumalaki. Yan. So, aside po dyan sa numbering po na yan, sa gilid po niya, meron rin po kayong makikita dyan na dalawang letrang nakalagay. Isa is mas malaking letter A, then yung isa is mas maliit. So, ang purpose po niyan ay parang shortcut key rin po yan ng kung paano nyo po gustong baguhin yung font size po ng Excel. So, halimbawa, click ko po yung maliit na letter A. So, ito po yung pang-decrease ng font. Yung malaki po is pang-increase ng font niya. Yan po. Then next. Ito pong letter B po nito. Ito po yung tinatawag na bold. So itong icon po na yan, ginagawa niya pa, ini-enhance niya po yung letter na magmukha siyang mas makapal. So sample po. Yan. So, ang purpose niya para ma-enhance niya po yung mismong letter po or yung mga word na gusto niyo pong makita sa data po ninyo. Then next, yung italic. So, ang purpose po ng italic ay to make selected cells italicized. So, ang mangyari parang nakatagilid lang siya. Ganyan. Then next, yung underline. So, usually, magkakaroon lang po ng linya yung letter ho or yung tinype po ng data sa ilalim po niya. So, sample, ganyan po. Ganyan yung magiging purpose po niya. Then next, next po is yung fill color. So, pwede nyo pong baguhin yung color ho ng cell mismo sa kung ano po yung ninyong gustong kulay na ilagay. So, example po yan. Hindi rin naman dilaw. Kayo po bahala.
Then, yung katabi po niya, kabila naman po, ay font color. Pwede niyo rin pong baguhin yung kulay po niya ng mga letra na nakalagay po sa loob. Ganyan po yan. Kung mapapansin niyo po, sa babaho ng font bandang lower right, may makikita po ko yung icon na parang arrow na maliit. Ito po yun. So, yan pong icon na yan. More option po yan. So, kapag click nyo po yan, lalabas po yung mismong format cells po ng para sa font. So, pwede po kayo mag-add ng additional effects like strike through. Strike through, superscript, or subscript. Pwede nyo na rin po baguhin dyan yung font style, tsaka yung size niya. Then next naman po, yung alignment. Alignment group. Ito po siya. So, sa alignment group po yan, dyan naman po makikita yung simula sa top align, ito po siya. Ang purpose po niyan, yung icon po is lalagay niya lang sa taas. Yan. Then next, yung middle align. Ayan po siya. Ilalagay lang po niya sa gitna. Then yung bottom. Then yung align to left. So meaning yung word po na tinype niyo po sa loob ng isang cell is nasa left side lang po siya. Lower left side. Then yung center, lalagay niya sa gitna, then yung right. Next po, ang decrease indent. So, ito po yan. Ang decrease indent po, ang purpose niya lang po, is to decrease the space between the text and the cell border. Then yung katabi niya naman po is yung increase indent. Then next, yung merge and center. So ang purpose po ng merge and center, ito po siya, is para pag-combining lang yung dalawang cell. For example, i-highlight ko po yung dalawang cell. Yan. Kapag click ko po yung merge to center, magko-combine lang po siya. Pag-iisahin lang po. Pwede po kayong maglagay ng merge and center. Pwede rin pong merge across. Pwede merge cells lang. Then, tanggalin natin pagkaka-merge. Yan po. Then, sumunod naman po, is yung wrap text. Ang wrap text po, ito po ang wrap text. So, ang purpose po niyan ay to display contents on multiple lines within the cells column width. For example po, nagtatype po kayo ng mahaba ng paragraph sa isang cells lang. Ang mangyayari po is ganito. Usually po, kapag hindi nyo po kiniklik yung wrap text, nakaganyan po siya.
lumalagpas po yung text niya sa loob ng isang cell. Pero kapag clinic niyo po ang wrap text, magiging ganyan po siya. So, mag-create po siya ng multiple lines po sa isang cell. Then, katulad po ng font, meron din po siyang more option po dito sa gilid. Yan po siya. Pwede rin po kayo dyan mag text alignment, text control, tsaka kung ano po yung orientation na gusto nyo po dun sa text. Pwede pong patayo, pwede rin pong pahiga, pwede pa slant, kayo po bahala kung ano po yung gusto nyo pong style po ng text po nyo sa loob ng isang cell. So, next naman po is yung number format. Ang number format po allows you to change the way numeric values are displayed on the spreadsheet. So, the drop-down arrows give you a list of the most common formats, including a more number formats option. So, dito po natin makikita yung number format. Then, yung sinasabi po nila na drop-down arrow, ito po yun. So, sa numbers po, kung mag-edit po tayo ng numbers, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, yan. So, babaguhin po natin siya. Choices nyo po kapag nag-format po kayo ng number. So, sa general, may decimal po siya, pero wala po siyang comma. Para as is na number lang po siya. Then, sa currency, pwede po peso, pwede rin po siyang US dollar, or any currency po na gusto niyo po. Then, accounting, ganyan po mangyayari. Short date, long date. Sa long date po, kasama na po dyan yung day, tapos yung name ng whole month, tsaka yung year. Pwede rin pong time, pwede rin by percent, pwede rin sa fraction. So, yan po. Then, meron rin po siya dito sa baba na automatic na po na kung gusto niyo po ng accounting format po, pwede po kayo mamili dyan ng English peso or sa United States na currency. Pwede rin po kayo mamili dito ng more option kung gusto niyo po ng ibang klase ng accounting formats po. Pwede niyo po i-click yan. Pwede po kayo mamili ng iba't ibang klase ng symbol po dito na angkop po sa data na gusto niyo pong gawin. Then next po, shortcut key po ng percentage. Yan po siya. Shortcut key po ng comma style. Yung magkakaroon lang po siya ng comma. Ito po yung pang-increase ng decimal. Kung gusto niyo po siyang dagdagan ng decimal point, pwede niyo rin po siyang kayong mag-decrease ng decimal. Kung gusto niyo pa po magbawas ng decimal places. O kung gusto niyo po wala po siyang decimal, pwede po yan. Then next, meron din po siya ng more option, katulad po ng iba. Dito po sa more option, may makikita po kayong iba't ibang category po dyan. Meron pong general, number, currency, accounting. Sa date, dyan nyo po makikita iba't ibang klase ng date. Sa time, percentage, fraction, scientific, text, special, or custom. Sa custom, pwede po kayong mag-create ng kung ano pong gusto nyo pong format. For example po, magbibigay po ako ng example ng format sa date. Halimbawa, ang date po ngayon, June 6.
So ngayon, kung napansin niyo po, imbis na date yung lumabas, is nagmukha siyang number dahil kanina po, pinalitan po kasi natin yung sa number format dito po sa portion po na ito. Ginawa po natin siya ng custom. So, for now po, ang gagamitin po natin is yung dito sa custom po na part na to. So, yung sa type, delete po natin yan. Pwede po kayong mag-create po ng gusto nyo pong format po nung number po. For example, ako gusto ko po sa date is mauna yung days. So, maglalagay lang po kayo dyan ng DD. Then, gusto ko naman po sa month is yung shortcut lang. Halimbawa, katulad po sa June, imbis na J-U-N-E, gagawin lang po natin siyang J-U-N. So, mangyayari po, maglalagay po tayo dyan ng tatlong M. Yan. Then, next year. Yan. Mapapansin nyo po, every time na nagtatype ako or nagbabago ako ng format, sa sample po, nakikita nyo na po kung ano po yung magiging style po niya. Kung, or kung tama po ba yung ini-input nyo po na format. Then, kapag na nailagay nyo na po yan, pwede nyo na po siya click OK. So, ito na po yung format po natin sa date. Ang susunod naman po ay ang styles na group. Ito po siya. Diyan po, makikita po natin yung katulad ng conditional formatting, format as table, cell styles. So, ang conditional formatting po kasi karaniwan po, meron po siyang parang simpleng coding or condition na tinatawag na halimbawa, meron po kayong gustong imit na condition, then na kapag na-meet niya po yung condition na yun, ay mababago po yung kulay ng cell. So, dyan po siya pwedeng gawin. So, ganito po yung style po niya. Ayan. Pwede yung highlight yung cells rule kung mas mataas siya or less than, between, equal. Meron yung top button rules. Pwedeng data bars. Magbabago po yung mga kulay. Pwede rin sa gradient. Sa color scales. Icon set. Pwede po kayong mag-input ang icon sa loob po ng cells. Yan po siya. Tapos ito po yung kung meron na po kayong nilagay na rule, pwede nyo po siyang i-clear o pwede rin po kayong mag-manage ng rules or ng condition na kung ano pinilagay nyo po doon sa cells na yun. Then susunod po, format tables. Karaniwan po ay mga table style lang po ito. Na pwede nyo pong click, mga ready na po siya na format na pwede nyo pong gamitin. Then, yung sumunod po ay cell style. Pwede po kayo mamili dyan kung ano po yung gusto nyo po para po sa mga heading po ninyo or sa title. Ganun po. Then, next. Sa group naman po tayo ng mga cells. Ito po siya. So, sa group ng cells, dyan po makikita yung kung gusto nyo po mag-insert po ng panibagong cells, mag-delete, or mag-format. Example po, insert cell, ganyan po siya. Pwede rin naman insert sheet column. Yan siya. Pwede nyo rin po siyang i-delete cells. Pwedeng shift cells left
ang mangyayari po niyan, kapag shift sa left, ang i-delete niya lang po is yung cell na to, tapos i-move niya lang po yung kung ano po yung katabi po niya. For example po, maglalagay po ako ng data dito. Sample 2, sample 3. Example, hindi niyo na po kailangan yung cell ng cell sample number 2. So, imbis na maburo niyo po yung buong cell na ito, ang didelete niya lang po is ito po mismong cell po na ito. So, maglalagay na rin po ako dito para makita niyo po yung difference po niya. So, delete ko po itong cell na to. Ang mangyayari, yung nasa column C na data po, is na-move lang po papunta sa column B or cell B1. Pero, yung nasa babaw niyo pong data is as is pa rin po siya. Hindi siya nagalaw. Unlike yung ang mismong i-delete niyo po is yung buong cell. Yan po siya. Next naman, sample pa tayo ba? Delete cells, shift cells up. Meaning, yung cells na to, kapag nabura, yung data na meron siya sa baba is aangat. So, sample. Ganyan siya. Mapupunta yung data sa baba niya doon sa cell na pinagburahan. Next sa format, pwedeng magbago ng cell size. Pwede tayo mag-auto fit row height, column width, visibility kung gusto nyo pong i-hide yung buong cell or unhide or i-hide yung buong row, pwede nyo po, dyan nyo po siya makikita. Pwede rin po kayo mag-rename ng sheet. Pwede mag-move or copy. Pwede nyo pong baguhin yung tab color. Ang tab color po, para mas mabilis nyo po ma-recognize yung mga data nyo. Example po, itong sheet 2, papalitan po natin ng kulay dilaw. Kung mapapansin nyo po, nagbago po yung kulay ng sheet 2 sa tab. Then sheet 1, gagawin natin siyang kulay blue. Yan. Yan lang po yung purpose ng tab color. Pwede nyo rin po siyang i-protect. Halimbawa po is, ayaw nyo po madelete yung mga data na in-input nyo po dito, pwede po kayo mag-protect ng sheet. Then, i-lock nyo lang po siya. Pwede kayo maglagay ng password. Kayo po bahala kung ano po yung gustong ilagay. Then, next. Dito naman po tayo sa editing group. Sa editing group po, yan, sa editing group po, dyan po makikita yung mga autosum. Sa editing po, makikita nyo po dyan yung autosum. Yan po siya. So, ang purpose lang po na ito is automatically added up. Your total will appear after the selected cells. For example po, maglalagay po ako dito ng number 2, 3, yung number. Nakain natin para makita niyo po. Or lagay natin sa gitna. Yan. So, kapag click po natin ang autosum, automatic po, kung mapapansin nyo, magkakaroon po siyang parang border sa gilid. So, meaning,
Diyan po yung range po na kung ano po yung i-add po ninyo. Then, kapag click nyo po yung enter, makikita nyo na po dito kung ano po yung total po niya ang gusto nyo pong i-add. Then, next. Ito pong fill is parang pang automatic lang po to na fill. Halimbawa, gusto nyo pong kopyahin nyo na sa taas po nito. Pwede nyo pong kopyahin yung, pwede nyo pong i-click yung fill up. Fill down, kapag yung kukopyahin nyo po is nang nasa taas. Yan po. Then, fill up naman po kung yung kukopyahin nyo po is yung nasa baba. Fill right, kung yung kukopyahin nyo is yung nasa right side. Sample. Yan po. So, diyan po nagtatapos yung ating pong part 1 ng Excel basic tutorial po. Sa susunod po na video is yung sa insert na tab naman po ang itatakil na po natin. Maraming salamat po. Thank you sa pagtapos mong panoorin ng video na to. Muli, ito ang inyong Ziz Channel. Nagpapaalala na mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin ang bell button na at siguraduhin naka-on ang notification para ma-notify ka sa mga bagong video. God bless!